Bigyan na saan siya. Gusto niyo magpakarga sa akin kanina pa. Ayan, ito to. Makulit kasi to eh. Ayan. Yun. Again, take two. So, yung ating episode 2 ay may kinalaman nga sa pinangako ko dun sa first episode na nasabi ko na magkakaroon ng separate video kung paano tayo magkakaroon ng kennel affix or kung paano tayo magkakaroon ng sarili nating kennel. Mga sticks, dito po tayo sa another episode ng Ashtick TV. At ako po ang inyong lingkod, si Ash. For this episode, magkakaroon tayo ng dog serie. Katuloy ng ating dog serie. Dahil ito nga yung pangalawang episode para na may kinalaman sa ating mga dogs. So yung unang episode natin is yung how to be a PCCI member or how to register online and also personal para magkaroon ng membership card sa PCCI or yung Philippine Canine Club Incorporated na ID. For episode number 2, ito naman yung pinangako ko na magkakaroon ng separate video nga para sa topic na ito. Bigyan na lang sa akin siya. Gusto nyo magpakarga sa akin kanina pa. Ayan, ito to. Makulit kasi to eh. Ayan. Yun. Again, take 2. So, yung ating episode 2 ay may kinalaman nga sa pinangako ko dun sa first episode na nasabi ko na magkakaroon ng separate video kung paano tayo magkakaroon ng kennel affix or kung paano tayo magkakaroon ng sarili nating kennel. So, ano nga pa ang ibig sabihin ng kennel? Kennel is a small shelter for cats and also for dogs. Ayan. So, magkakaroon kami ng official na kennel para in the near future, pwede kami mag-breed at para maging official yung aming of course yung magiging kennel na ipapangalan sa gusto namin na pangalan. So yun nga, di ba? Medyo mag-unbox din tayo mamaya rito dahil dumating na yung ano namin, yung kennel affix namin galing LBC na pinadala of course ng PCCI. Ayan. Mamaya unbox natin, pero bago ang lahat, tuturuan ko muna kayo kung paano ba kayo mag-set up ng inyong sariling kennel affix. So if gusto nyo na magkaroon ng mga PCCI certificate, yung mga anak ng mga aso nyo, kailangan may kennel affix kayo. So ano pang hinihintay natin? Let's do a walkthrough kung paano ba makakapag-apply at paano magkakaroon ng kennel affix. So kung online man at personal. So i-check na natin ngayon. Yan, so basically nandito na naman tayo sa pci.org.ph o yung pinaka website ng PCCI. So, punta tayo dun sa how-tos. Click natin yung how-tos. Ayan. And then, nakalagay dito, apply for kennel name. Ayan. Click yung apply for kennel name. So, nakalagay dito, an owner of PCCI registered purebred na bitch o yung nanay actually that has been bred to PCCI registered sire ay kailangan na of course yung pinaliwanag ko kanina magkaroon ng kennel or kennel affix. So paano yon? Ito nandito yung mga steps. Diretso na tayo sa steps, ha. Number 1, secure a kennel affix application form. Ito yung personal, ha. Pwede nyo ma-download dito mamaya, papakita ko sa iyo kung saan. So pwede kayong physical na pumunta o personal na pumunta doon sa kanilang mismong address. Ayan, pakita ko na lang siguro yung address dito. Ayan, dito. Nandiyan yung address. Okay, nakalagay dyan. And then, fill out the said form. Submit it with applicable payment. Kung magkano may payment, nakalagay dyan. So, nandiyan na lahat. 840 plus 100. So, nakalagay dyan sa letter B, FCI, kennel name, lifetime. Ayan. So, yung sabihin, yung kennel na ma-approve na name mo, na napili mo, is pang lifetime na, pang actually pang buong mundo na yan ng mga kennel.
Pero dito sa atin sa PCCI, yun ngayon medyo malungkot ng konti, yung ating kennel ay hanggang 5 years lang. So, pag nag-expire ng 5 years, kailangan mo uling mag-renew ng yung kennel name. So, pag physical or personal na pumunta ka sa mismong address ng PCCI, ito yung mga kailangan gawin. Pero, yung ginawa ko ay online na lang kasi tinatamad akong bumiyahe. Ito yung kung paano. So, again, punta kayo sa forms. Yan, click natin tong forms. And then view, nakalagay dito, online application forms. Ayan, dito tayo sa Kennel Affix. Nakalagay dyan, valid for 5 years. And then 840 pesos inclusive of VAT. So pwede ka naman mag-apply ng lifetime Kennel Affix, 3,300. Ayan. Kung magiging habang buhay kang breeder, edi yan dyan ka na, 3,300 ka na. Click natin yung view details. So, ito, nakalagay dyan, kailangan member ka muna bago ka mag-apply ng Kennel Affix. So, yun nga, kaya ka nauna nga yung sa episode 1 kasi kailangan maging member ka. So, diretso tayo dun sa continue to Kennel Affix application. So, click na natin. So, nakalagay dyan, meron ditong dalawang box, nakalagay I and we. Kung dalawa kasi kayong owners, ang ginawa ko, dahil nga ako pa lang yung member, ang nilagay ko lang muna yung name ko. Pero kung meron kang tawag ito, ka-partner na gusto mong makasama sa iyong kennel, actually that pares kayong PCCI member, pwede mo ilagay dito, ayan, dyan sa pangalawang box. Okay, and then dito naman ay maglalagay ka ng tatlong kennel name na gusto mo. Yan, ang nakalagay dito, pabago-bago kasi sila actually, ang nakalagay ay nung una 27 characters kasama ng mga spaces, yung mga iba't ibang symbols kasama na lahat doon. 27 characters or 27 na letters lang na may symbol kasama na space, doon lahat. Pero sa totoo lang, 15 lang pala kasi nung unang nagpadala ako ng tatlong kennel name, hindi yun na-approve. So, try natin maglagay dito. So, lalagay ko dito, Honey, Cuddles. Ayan, kasi sakto yan. Ilang characters ba yung Honey, Cuddles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lang kaya. Basta hanggang 15 lang. Hindi pwedeng sumobra. Basta pwede hanggang 15 lang. Pag sumobra ay papag-submitin ka ulit ng panibagong tatlong kennel names. So, second choice, lagay ko na lang dito, Honey Wolftown. Ayan, I believe, sakto rin to sa 15. And, itong isa is, okay, pwede ko, Wolf Honey Corporation na merong Honey Co. na may dot. Short for Corporation. Okay, so nakalagay dyan, ito yung tatlong, ito yung tatlong sinabit ko nung pangalawang pagkakataon, ayan. So ayan, magpapadala tayo, lagyan natin kung kailan tayo na fill out. Type, dito to sa type of canine breed, lagyan nyo na lang, any type of breed. Para panglahatan. Ayan. Lagay nyo syempre dyan yung email, phone number, of course, so pinakamalaga yung address. Kasi dyan ilalagay yung dyan papadala pala sa address mo yung ma-approve na kennel. Pag okay na yung lahat, yung kennel na affix na certificate o yung pinaka mismong document na na-approve ka or na-approve yung kennel name mo. So yan, once na-click mo yung submit button, magpapadala yan ng verification email. So, pagka-click mo nung verification, pag kinlik mo yan, ganito yung mga, ito nga yung email yung pinapakita ko ngayon sa gilid. At makikita nyo dyan, ito yung mga una kong pinadala. Medyo mahaba yan, more than 15 characters. So, ang gagawin mo, kiklik mo lang tong na link. Ayan, tingnan natin yung link na yan. Ayan, nakalagay dyan. Tapos, actually,
papadalan ko ulit ng another email. Pagka-click mo yan. So, pakita ko sa inyo yung pinadala sa akin na email. Ito. Ayan. So, nakalagay dyan, acknowledging your payment and FCI. So, nakalagay naman doon kung ano, kung saan ka pwede magbayad. Pwede, kagaya ng sa episode 1 natin, ganun din yun. Meron silang iba't ibang account para mapagbayad. Merong bank transfer, merong LBC kwarta, padala. Pwede na rin, of course, ang GCash. Nasa gilid lang makikita. Pag na-click mo na yung verification, papadalan ka ng email na ganito. Nakalagay dito, ayan, makikita nyo nga. Nandyan na yung kung magkano lahat-lahat yung babayaran, yung new kennel 840, FCI kennel registration 1,000, and then yung pag pinadala ng LBC. So nandyan naman yung mga payment methods. After nun, dun kami sumag-reply. Pagka-reply ko, sinabi ko na nakapagpadala na ako nung pinaka-amount na kailangan nila. And after that, ayun, nag-reply sila na ito na nga, pinaprocess na yung application. Ayan. Ayun, maghihintay kayo na ilang araw, tapos yun nga yung nangyari na tinext kami. Mayroon ako natanggap na text. Ito, pakita na lang dito yung text. Ayan. At pinagsasabit ulit ako ng tatlo pa na kennel name dahil hindi na-approved yung pinadala ko kasi nga medyo mahaba. At yung pinadala ko na bagong list ng kennel names is yung kayo nang tinype ko kanina sa example natin sa ating online application. So after ko mag-text ng bagong mga set ng kennel names, ayun, wala naman nang reply again si PCCI sa text namin. And yun nga, after ilang araw, may nag-text na magpapadala yung LBC. At ito na nga, yung padala ng LBC, ayan. So, galing ng PCCI, ito na nga yung aming magiging kennel name. So, ito yung nakasealed. Ito na. So, buksan na natin ngayon. Ito na yung tinatawag na unboxing natin. Yung kennel name namin. Ayan, nakalagay PCCI, Philippine Canine Club Incorporated. At yan, naka-tape pa. May pangalan kayo sa taas. Ayan, Ashley Cruz. So, buksan na natin. Ang itatawa ko lang, medyo maliit. Medyo maliit talaga pala yung ating certificate. Ayan. So, yan yung aming kennel name. So, ang napili ay yung unang-una namin na napiling name, ang Honey Cuddles. Kaya, napili namin yung Honey Cuddles is because yung tawagan namin ng ating director, si Honey Irish, ako naman ay ang Honey rin niya. Parang kaming Honey ang tawagan namin. And of course, yung aming aso na si Elizabeth ay mahilig mag-cuddle. At kami, mahilig kami mag-cuddle. So, Honey Cuddles, yung aming pinaka kennel name. Ayun, nakalagay dyan ay naka-registered sa pangalan ko. May Ashley Cruz sa baba. And ito ay valid from October 27, 2002 hanggang October 26, 2027. So, 5 years talaga. So, dahil medyo maliit lang siya at nakita namin yung laki na pinadala ng LBC, bumili kami ng ang tawag dito? Ng frame. So, ilalagay namin dito yan. Ayan, naka-frame pa. Yan yung pinaka-name ng aming pinaka-kennel affix, itong Honey Cuddles. So yun, dito na nga nagtatapos ang aming video, ang episode 2 ng aming dog serie. I hope nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa episode na ito. Please comment down below kung may naisip pa kayo ng any topic na pwede pag-usapan sa ating channel, ang inyong channel, ang Astig TV. So as always, please like, comment, share, and subscribe. And hit that bell button para ma-update and notify kayo sa mga next videos ko. I'm Ash for Astig TV. Always be a stig! Wait for our next video! Bye-bye.